I-introduce muna natin, sir. Si Sir Paul Arcoresa. Several times na rin natin na-feature siya. Yeah. And ito yung third. At si Sir Paul ay partner dito sa Abra River Ranch. Yeah. Ito yung pen na finatining namin. Actually, finished na itong mga to. Mm. So, when we started with this cattle, kumating to dito, mga payat. Basta kapag nag-umpisa na siyang kumain, gradual din ang dagdag namin ng pakain nila. Siguro, in two to three weeks time, maganda lang kumain niya mga yan. Hanggang makapagdagdag kami, maging 2 kilos daily yung concentrate nila, tapos hanggang maging 3, halos sumasagad kami ng mga 4 kilos daily sa concentrate nila. Sa span nyo ng 100 days. Mm-hmm. Ito kasi, negosyo to, hindi to libangan. Mm. Although yung iba kasi, lalo yung mga backyard, ginagawa nila, parang libangan kasi, no? Pero pag gusto mo talaga na scientific approach, negosyo talaga approach mo, talagang bawat laglag ng pagkain dyan in 100 days, talagang kinukwenta namin yan. Nakakompute lang. Oo, nakakompute yan. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Or sa backyard, kung kailan lang nila kailangan ng pera, yes, magbebenta. Oh. Sa backyard, minsan yung papatabayin namin dito ng 3 to 4 months, mga 2 taon yun sa kanila, bago nila ma-reach yung... Grabe. Bago nila ma-reach yung... ginagawa namin na ADG dito. Dahil nga, kasi tinitipid nila sa pagkain, di ba? Which is also okay, depende naman sa purpose mo yan, di ba? Kung ang purpose mo sa pag-aalaga ng baka, gagawin mong alkansya, okay lang yun, pang emergency. Kung kailan mo lang kailangan. Yes, oh, pero pag negosyo, magkaibang yun. Di ba? Ito kasi, pag bili mo, lalo na ang pera mo, galing sa angel investor or nahutang mo sa banko, hindi pwede. Magbabayad ka ng interest dyan. Kaya kailangan scientific ang approach mo talaga. So, mag-uumpisa yan. Dun sa, sa pag-mix mo ng concentrate. Tsaka dapat yan, kukostingin mo talaga. So, itong mga to, nung dumating dito, super payat to? Super payat yung mga yan. Oh, super payat. Actually, ito, mga half native yan. Oh. Upgraded lang yung mga yan. Yun, yung dalawa. Yung isa, medyo mataas ang lahi niya sa pag-abraman. Pero itong dalawa, pagka-native yan. Pero kita mo, kahit native, napataba naman. No, napapataba pa rin. Ito, due for slaughter na to. Kailangan consistent. Ang oras mo, kailangan pare-parehas din. Napakasela na mga yan. Kung nagpapakain ka ng 8 o'clock o 9 o'clock daily, kailangan consistent yun. Ganong oras ka nang papakain. Pati ang pagkain mo, hindi rin pwedeng pabago-bago. Kaya yung ginagawa ng backyard na yung... Kung anong oras na maalala. kaya itatali-tali lang, susuga-suga lang. Pag fattening, hindi pwede yun. Pag gusto mong intensive talaga, talagang 24 hours ang access niyan sa tubig, 22 hours naman ang pakain nila dito. Kaya may 2 hours na slick bank yun. Ibig sabihin nun, walang laman ng feed bank mo. Para... yung aggression nila, babalik. Baga, paglaglag mo ng pagkain ulit, kasi dito, ulit. Mga between 6 to 8, walang pagkain yan. Tapos 8 o'clock, lalaglagan na ulit yan. Para gaganahan ulit sila kumain. 22 hours lang. Kasi, dati kasi, ang tinuturo, yung ad libitum, di ba? Yung tuloy-tuloy. Ngayon, hindi. Hindi na. Hindi na. Dapat talaga may 2 hours na break. Para yung aggression nila sa pagkain, babalik. Diba? So, yan, mamaya, paglaglag ng pagkain niya, makita niyo yan. Ang lalakas na naman kumain. So, twice ang pakain, no? Sa in your case, anong oras sa umaga? Ano kami, sir? 9 a.m. 9 a.m. 9 a.m. Tapos sa hapon, alas 3. Oh. Tapos, ang pakain namin sa umaga, mas konti, 40% lang. Tapos 60% sa hapon. Oh. Bakit mas marami sa hapon? Dahil mas mahaba yung period nila. Hanggang kinabukasan na yun. Na 9 na? Yes, hanggang kinabukasan na yun. Oo. So, ubus na nila yan by umaga. Ubusan nila yan by umaga.
wala pag na laman nine, yun. Hmm, tapos laglag na naman. Hmm. Mm-hmm. So, importante yan kasi babantayan mo rin yung volume nila. Hindi mo pwedeng bibiglayan. Basta lahat ng ginagawa mo dito, sa lalo sa feeding nila, hindi pwede yung mga biglaan. Ha, kunyari, naubusan ka ng corn silage, bigla mong papalitan ng napier yan. Naku, patay ang baka hindi mo. Pwede. Hindi pwede yun. Pwede yun, pero magta-transition ka dahan-dahan. Oo. Kung gusto mo magpapalit ka from corn silage to napier, walang problema. Pero, gradual. Kunyari, today, 80% muna ang corn silage mo, 20% ang napier. Diba? Mga 3 days yun. Observe ka. Pag okay, bawas ka ulit ang corn silage. Diba? I-increase mo naman yung napier mo ng 10%. 30 na napier, 70 ang corn silage. And so on so forth. Hanggang dahan-dahan, mawawala na yung ano mo, corn silage mo. Diba? Tapos ma total ano na nakapag-switch ka na no completely. Di ba? Basta kung ano pa man, importante dahan-dahan. Pati pag babawas ng concentrate o pagdadagdag ng concentrate dahil malalakas na kumain yung baka mo, dahan-dahan din 'yun, dahan-dahan din. Kasi palagi natin pinoprotektahan diyan kasi nga, di ba? Ang baka naman hindi naman actually yung mismong baka yung pinakakaya mo, yung rumen microbes sa loob ng tiyan ng baka, di ba? Pa-explain nga 'yon. Sir Paul. Yung ano kasi sir, yung loob ng baka, yung sa rumen niyan, ano yan eh, quadrillions of protozoa, mga bacteria sa loob niyan, yun ang nagda-digest ng feeds ng baka, di ba? At very sensitive yan, yung pH level niyan, kailangan minimaintain mo. Pag meron mga sudden na pagbabago doon, namamatay sila. And it takes a lot of time bago mag-reproduce ulit. Kaya very sensitive yung rumen microbes sa loob ng tiyan ng baka. Diba? Kaya yung mga sudden changes, ayaw na ng baka yun. Magugulat ka pag bigla kang nagpalit ng roughage mo. Kahit yung ano lang, sir, kahit parehas na corn silage yan, diba? Pero magkaiba yung ano, yung moisture content yan. Magtataya mga yan. Oh. Tataya mga yan. Yeah, importante yung consistency. At hindi mo magagawa kasi yun sa backyard eh. Lalo na yung cut and carry. Bakit? Kasi, yung pinakain mo kayo na damo, hindi mo naman sigurado na yung dry matter niyan, parehas din yung papakain mo bukas eh. Diba? Eh, paano kung maulan bukas? Maaraw ngayon? O, ibig sabihin, hindi na parehas ang dry matter niyan. Diba? So, yun ang magkukos na naman ang ano niyan, pagtatain ng baka. Diba? Kaya, importante dyan talaga, palagi namin sinasabi, yung consistency. Consistency ang key factor talaga. Pinaka-importante. Kaya ang palagi ko sinasuggest, gusto mo mag-cattle fattening, di ba? Pag-umpisa ka muna, pag-aralan mo muna yung ano, production ng ano muna, roughage muna. At mag-imba ka. Eh, sabi ko nga, scientific naman yung pagpapakain ng baka eh. 3% of the body weight naman ang kinakain yan eh. Na roughage daily, sa dry matter basis ha. Di ba? Ang gawin mo, kunyari, gusto mo mag-alaga ng isang baka na lang, gusto mo. Magta-trial ka lang din naman eh, di ba? Kunyari, newbie ka. Palagi ko sinasabi sa mga newbie, pagandaan mo muna. Gawin mo, kwentay mo. O say, kakain ng 20 kilos daily, di ba? Alam mo na ngayon na 20 kilos daily ang kakainin niya na roughage. Gawin mo, i-imbak mo na yung 20 kilos daily sa loob ng 100 days. Ilan yun? Eh di 200 kilos, tama ba? Ay di, 2 tons pala, sorry. 2,000 kilos in 100 days, 20 kilos eh. God. 20 times 100. Ganun kadami kakainin ng isang baka? Ay, isang baka, oo. So, ibig sabihin, dapat, yung 2 tons mo, sir, nandiyan na. Kung nakatali ang baka mo dyan, dapat ang 2 tons mo, andito na sa tabi niya. Diba? Dapat andito na sa tabi niya. Ganun din sa concentrate, diba? Para masigurado mo na hindi pa bago-bago yung kakainin ng baka mo. All throughout the feeding period, parehas ang quality, quantity na maipapakain mo sa baka. Pati yung dry matter, consistent. Di ba? Yun yung sinasabi ko. Kailangan, bago ka magkarga ng baka, kasi yung pagkakarga ng baka, pagbili ng baka, yan yung pinakamadali. Yan ang pinakamadali. Ang pinakamahirap yung production ng silage mo. At yung silage mo, kapag yung backyard fattening, plano mo mag-fattening, kaya lang, ang silage mo, bibilin mo naman.
Sabi ko, matulog ka na lang sa bahay mo. Wala mangyayari. Sobrang mahal kasi ng silage. Diba? Ang kita kasi na doon sa production ng roughage mo talaga. 80% kasi ng ipapakaya mo sa baka yung roughage. 20% lang yung cattle concentrate. Eh lalo na kung binili mo yung silage mo, binili mo, yung concentrate mo, binili mo rin. Eh di lalo na. Doon lang mapupunta ang kita mo. Diba? Kaya kailangan, from scratch, matuto ka. Matuto ka sa production ng roughage mo, either corn silage yan o Napier. Walang problema. Basta kailangan sariling gawa as much as possible. Para kontrolado mo lahat. Para kontrolado mo lahat ng variables, di ba? Hmm. Tapos kung ilan lang yung kaya mo i-produce, yun lang ang ikakarga mo na baka para hindi ka na-stress, di ba? Kasi isipin mo kung cut and carry ka, sir. Araw-araw, iikot ka sa mga palayan dyan, magagapas ka. Labor pa lang. Yung 2 tons, mahirap mo ng gapasin yun, oh, yung 2 tons. Labor pa lang, talo ka na. Well, yung 2 tons, sir, kung gagapas-gapas mo na sa area, araw-araw, kung isa lang ang baka mo, kaya mo pa. Yun. Kaya pa yun, 20 to 30, mga 30 kilos na Napier yun. Kaya pa yun. Eh, paano kung meron kang 10 baka? Yun na yun, problema na yan. Problema na yun. 10 pa lang yun, ha? 10 pa lang yun. Di ba? Sa mga gilap ng ano yan, ng roughage yan. Napakadami. Tsaka napakaraming taong kailangan. Kaya at the end of the day, lalabas pa rin na mas mura kung meron kang sariling patanim na roughage mo. Di ba? Kaya importante, sabi ko nga, yung sa baka, sistema sa baka, sir, basta naka-imbak yung mga raw mats mo, pakaya mo, napakadali. Kahit may alaga ka, 10 baka dyan, o kahit 50, isang tao lang kayang-kaya yan. Sa basta tao lang. Lahat. Basta na dyan lahat, di ba? Ibang usapan kung pag magpapakumpay ka. Ibang usapan yun. Marami kang taong kailangan. So yun yung palagi kong sinasabi sa mga lumalapit sa akin na mga newbie sa cattle feeding, sa cattle fattening. Pagandaan mo muna yung pagkain. Yun ang magpakadalubhasa ka sa production ng ano. Pwede kang magpakain ng halimbawa corn or Napier na chinup na raw. Yes. Pwede kang magpakain ng basta importante, sir. Araw-araw dapat kung ano yung pinakain mo. Rola. Yung duration ng fattening period mo, yun din yun. Di ba? Pati dry so, matter. Kung nag-start ka sa raw, hindi mo pwedeng magpalit to silage. Hindi pwede. Well, eh, yun yung dahan-dahan pwede. Na sinasabi mo. Kaso magta-transition ka nga, di ba? Magta-transition ka. Kaya at the end of the day, ang pinaka-economical pa rin, magsa-silage ka pa rin talaga. Silage ka pa rin. Wala kang ano, kahit pagbalibalik na rin mo yan, sir. Kaya, magtataka ka bakit sa ibang bansa, wala nang papakain din ng, halos wala nang papakain sa sariwa sa commercial farms, di ba? Maliban na lang sa backyard. Mm. Pero sa mga commercial farms, yung wala, may alaga silage naman. Lang. Silage pero pag lang. Nag-silage ka, regardless gaano ka katanda yung silage, I mean, gaano siya katagal na ferment, walang problema yon. Walang basta problema na silage na siya. Maski 10 taon na ka-silage, ang silage mo okay lang. Eh. Maski 10 years yan. Basta, tama ang pagkakagawa mo. Tama ang dry matter mo, tama ang compacting mo. Mm. Walang problema, miski 10 years yan. Hindi masisira yan. Hindi masisira yan. Iba kasi, sir, sa totoo lang, minsan yung mga backyard, nai-intimidate kasi minsan eh. Katulad makakakita ng ganito klaseng farm, di ba? Sinasabi ko sa kanila, huwag kayo ma-intimidate. Malaking problema kasi, yan. Kasi pwede mong gawin naman yan na backyard setup lang eh. Na-scientific pa rin. Na-scientific pa rin. Katulad ng mga, makita mo yung bunker namin kasi dito, mega structure naman kasi talaga. Oh. Di ba? Pero, pwede ka naman gumawa ng plywood lang na bunkers. Pwede. Ah, pinakaya. So, hindi siya doon sa scale? Not, it's not, ano, dapat the scale. Scientific. Dapat kahit scientific. Mali. Oo. Katulad ng mga nakakita ko sa... minsan sa mga YouTube video, sa mga vloggers sa iba, pinapakain nila yung mga dayami, di ba? Eh, unang-una, yung dayami, bubuhayin lang niya yung baka mo. Bubuhayin lang niya, pero hindi patatabain. Hindi patatabain. Diba? Kulang sa nutrients. Bubuhayin lang niya, pero hindi patatabain. Oo, kakainin nila yan, pero walang sustansya. Eh, again, babalik tayo din sa objective. Ano ba objective natin, di ba? Ang objective natin, bumili tayo ng baka para patabain, para mag-fattening, di ba? Again, kaya magpataba ng baka din yan. Pero matagal, yung dayami.
Tsaka huwag mo expect yung ganyang klase na bukang-buka. Talaga. Siguro yung ginagawa dito na 100 days, doon, mga 200 days bago mapataba. Pagdayami ang roughage mo. Talo ka sa oras. Talo ka sa oras. Kasi nakikita ko kasi kahit sa ibang lugar, sa all over the country, lalo dyan sa Batangas, kapag ano na, kapag tag-araw na, napakasakit na ng ulo ng mga nagpapataba ng baka. Hindi na malaman aligagana kung sa kukuha ng roughage, di ba? Dahil hindi nila pinagandaan, di ba? Dahil hindi nila alam kung paano mag-produce ng roughage, di ba? Kasi meron ka lang naman isang ektarya, sir. Pwede ka na isang ektarya na plantation. Pwede ka na mag-maintain ng 15 to 20 heads na baka throughout your fattening period, eh. Oh. Taniman mo yung ano mo. Sabi mo na may 1 hectare ka na lupa, di ba? Taniman mo lang corn silage. Okay. Oh, kaya mo corn. Corn silage. Kaya mo mag-produce yan ng mga 40 tons. Isang harvest. Isang harvest. Okay, may 40 tons ka na. May 40 tons ka na. I-imbak mo na. Silage mo na. Pag nandiyan na si silage mo, tsaka ka mamili ng baka sa Padre Garcia. Tsaka ka mamili ng 15 heads na lang. Tsaka mo ipasok dito. Ay, makain. Yun na. And then, habang may pakain ka, nagpa-farm ka na ulit. Habang nagpapakain ka, nagla-land prep ka na ulit, tatanim ka na ulit. Diba? Yun lang yun eh. Kaya lang, ang mahirap kasi, marami namang hindi nakakaalam at marami ayaw alamin. Diba? Ayan, so ito na yung ano. Ayan, mag-feeding na siya. Mag-feeding na siya. So ito na po yung na-mix. Ito yung umikot ng 30 minutes. Yes. Dito sa mixer. Yung operator, kinokontrol niya rin yung paglalaglag. Kasi depende dun sa ilang ulo ng baka meron dun sa mga pen. Oh, yun lang din ang nilalaglag niya. Para hindi isang pen sobrang dami. Yes. Kabalang pen konti. Tama. Tayo, sir. Kapala ng katawan niya, no? Okay, bango. So, ito na yung result, no? Nung pag-mimix. Sobrang na-mix siya. Very well mixed to. Ang tawag dito, total mix ration na. Yan. Very well mixed na siya with the corn silage, tsaka yung cattle concentrate namin. Andito na yung copra meal. Andito na yung rice bran, andito na yung cattle premix namin. So, ayan, very well mixed siya. Bakit importante na very well mixed ang pagkain natin sa baka? Nang sa ganun, balance yung nutrition na natatanggap ng mga baka pag kumakain sila. Tsaka at the same time, kasi di maiwasan, pag may mga pen dito, may mga bully, may mga salbahe, sir. So, yung mga shy feeders kung tawagin, hindi nakakain na agad. Pag nabusog na yung mga bully, tsaka pa lang sila makakain. Diba? Kaya okay lang din, kahit salit sila makakain, yung mga shy feeders, at least, kompleto pa rin. Kompleto pa rin na presyo na kakain nila. Okay, Sir Paul. So, ang sinasabi mo, mula dun sa discussion natin kanina, ang cattle farming ay kikita ka kung equipped ka sa knowledge. Yes. So, na alam mo paano ka kikita. Yes. Tsaka ano kasi, sir, sa cattle feeding, napakaliit ng ano mo, margin mo for error. Konting pagkakamali mo dyan, malulugi ka talaga agad. Kaya, so, nasa feeds talaga. Tsaka, oo, nasa feeds talaga. Pag ito, pinasok mo, itong pagbabaka, pinasok mo ng hindi mo pinag-aralan, ay, naku. Kaya, sinasabi ko nga doon sa mga newbie, pag hindi mo pag-aralan, tatamad-tamad ka. Patulog ka na lang. Or malulugi ka ng malaki. Or ito yung mga dating bilyonaryo na milyonaryo na lang. Totoo yun. Maraming ganun. Sa totoo lang. Hindi pwede bara-bara dito. Tsaka kailangan,
kung gusto mo mag-umpisa ng cattle feeding, mapapataba kang baka, huwag ka magpaparami kagad. Isang ulo lang. Patunayan mo muna sa akin na kaya mong patabain yung isang o dalawang ulo. Bago tayo magdagdag, di ba? Gradual. Huwag mong bibiglain, di ba? In short, huwag kang maingit sa nakikita mo na malalaking farm. Tiyan, maiingit ka ron eh. Patay ka talaga. Hahabulin mo nang hahabulin yung mga yan. Imagine mo yung discussion natin kanina. For one cattle, 2 tons ang kakainin two tons niya for 100 days. 100 days? Yes. So, imagine mo yun, 2 tons, isang baka lang. Eh kung, isang baka lang. Kung may 100 na baka ka. Ilan yun, sir? May time na. Ilan yun? Ilang tons yun? Oh, 100 times ano, 2 tons. 200 tons. 200 tons. That 200 tons translate to how many hectares of ano plantation ng corn for silage? 5 hectares lang 'yan. 5 hectares. 5 so hectares lang 'yan, sir. 100 heads. 100 heads kaya pakainin ng 5 hectares. Sa loob ng 100 days lang ng 100 feeding days period. Sobra mo lang, gawin mo ng 6 hectares para may buffer kang konti. 100 days lang yun. Oh, sa 100 days. In short, dapat yung farm lot na yun, productive siya, na tuloy-tuloy magpo-produce ng, yes, ng mais. Para makompleto mo yung buong taon mo. Yes, tama yan. Tama yan. Tuloy-tuloy yun. Talon talaga siya. So again, ulit-ulit lang yan. Katulad dito, sir. Palibasa, dito kasi may sistema na. Dito, wala na masyadong stress. Kasi ang raw mats mo kompleto, nandiyan. Di ba? Araw-araw, paulit-ulit lang ginagawa ng mga tao. As in, sabi ko nga, ang cattle farming kasi, ano yan eh? Well, just like any other, nagiging routine. Oh, just like any other crops o livestock. Part ng lifestyle mo yan eh, di ba? Hindi pwede yan na tanghali ka nagigising. Kailangan. Pag sinabing alas 8, kakain ng baka, alas 8, kakain ng baka. Di ba? Hindi pwede mabitin niya. Kami sir, kaya kami ganun mag-compute kasi, lalo sa cattle feeding. Kasi nga, kasi ano siya eh, negosyo talaga siya, namin kinoconsider, hindi libangan eh. Diba? Kung libangan lang, pabayaan mo lang, suga-suga mo lang. Pero pag negosyo, nagbabayad ka ng interest sa banko, o meron kang angel investor, diba? After 100 days, kailangan eh, pag kinuwenta mo yung mga inputs niyan, tsaka yung gain weight niya, kailangan talaga magtutugma. Pero pag negosyo, ginawa mo, objective mo negosyo, ginawa mo negosyo, yung management mo, kikita. Oh, gano'ng kalaki ang kita mo? Ganito na lang. Ako pag nakukuha. Or mamaya, i-ano natin yan yung computation. Oh, sige, pakita natin mamaya yung computation. From medyo bitin natin konti yung odds. For ano, from the, ano sir, pakita natin yung computation from the acquisition of the cattle. Okay. Tapos yung pag-mix ng concentrate. Okay. Magkano cost ng corn silage. Tapos overhead mo. Pag tinotal natin yon, i-add natin magkano acquisition cost mo. Tapos magkano na-consume mong feeds in 100 days. Kita natin kung may susobra. Tapos magkano mo ibebenta yung baka. Actual selling price niya. As live animal. As live animal. Ibang usapan yan kung may sarili. Pag-usapan na lang natin, sir. Live animal lang muna. As live animal lang muna. Pero kaya ko ipakita sa'yo kung hanggang katay. Hanggang katay. Hanggang katay kaya ko ipakita sa'yo. Hanggang benta ng karne. Hindi. Hanggang quarters siya. Pag sinabi yung quarters, isang buong baka, di ba? Sabit lang. Inapat mo. Benta mo na yon. Wholesale pa rin considered yun eh. Pero pag pinakita, pag gusto mo makita sa akin, yung actual computation, kung ipa-primal cuts ko yan, gagawin ko steak cuts, eh yun, madugo yun. Madugo yan. Pero kaya kong gawin yun, may costing ako no. Pag giniwalay ko yung ribeye niyan, T-bone, strip loin, mga sirloin, knuckle, four quarter, yun, meron ako no. Pwedeng ano, ibang topic yun. Mahaba yun. Ibang series yun. Paki-further explain yung aggression score. Aggression score. Aggression score kasi, actually, medyo na nabanggit na kanina yan, eh, sir. Aggression score dyan kasi, yung ano, teka, paano ko ba i-explain? Medyo ano kasi yan, medyo technical, technical yan. Ilang match natin para naintindihan ng ating audience. Aggression score, kasi tuwing umaga, sir, kasi,
sa fattening, kailangan nag-ano ka, bank scoring ka. Okay. Bank scoring, ibig sabihin, sa umaga, unang gagawin ng tao namin dito, linis. Titingnan muna kung may tira. Okay. At kung may tira, binabasa niya yun. Okay. Kapag may scoring kami, 0.5, 1/4, 1, ang ideal, kasi merong ideal na bank score, kailangan, hindi siya ubos na ubos. Yung merong nakascatter lang na konti. Konti. Pag ubos na ubos ang pagkain niyan, ibig sabihin, kulang ang pinakain mo. At pag kulang ang pinakain mo sa baka, ibig sabihin, ano gagawin mo? Magdadagdag ka, di ba? At usually, ang gagawin natin, dahil nakita mo na kulang ang pagkain, magdadagdag ka agad. Pero mali yun. Mali rin. Dapat yun, magdadagdag ka. Gradually rin. Gradual. Hindi pa ngayong araw, kunyari, nakita mo ngayon, kulang ang pagkain, ay, magdadagdag ako. Mali yun. Kailangan, the following day ka pa magdadagdag. Nang konti, konti lang. Siguro mga 1% lang ng pagkain mo. Dadagdagan mo. So, babalik ako, kukwentahin mo. Magkano bang, ilan ba ang kulang ko dito? Mga 2 kilos lang siguro. 1% kukwentahin mo. Yun lang ay dadagdag mo. Tapos, the following day, babasahin mo na naman. Diba? Babasahin mo na naman yung mag-bank scoring ka na naman. Titignan mo. Pag nakita mo na okay na, sakto na, may mga nakascatter lang ng konti, okay na yun. Okay na yan. 0.5 lang. Mag-maintain ka na ron. Pag-ubos pa rin, kulang ka pa rin. Kulang ka pa rin, ibig sabihin. Ganun na naman gagawin mo. Gradual na naman. Dadagdagan na naman. The following day ka magdadagdag. Hanggang ma-perfect mo na halos araw-araw, may natitira man, pero mga nakascatter lang. Halos nakascatter lang. So, yun ang importante. Na marami rin hindi nakakaalam. Sa totoo lang. Marami rin hindi nakakaalam nun. Pero, napaka-importante nun sa cattle feeding. Para gradual din ang pagdadagdag mo. Remember, again, sinasabi ko, hindi naman yung baka yung pinakakain natin. Yung rumen microbes. Yes. Na ayaw na naman ng biglaan ang mga pagbabago. Right, di ba? Sa pagkain, sa quality, sa volume. Yeah. Di ba? Yung feed quality na sinasabi natin, ito yung bakit ka magpapakain ng Dayami. Dayami. Or yung... Yeah, Dayami. Oh, ano kaya? Fresh na napier. Oh, kakain siya, di ba? Pero, sabi mo nga, hindi siya, hindi mo mapapataba doon sa... Eh kasi wala naman halos... Objective mo na... Halos wala naman sustansya. Bubuhayin lang niya si baka. Oo. Bubuhayin lang niya, pero hindi siya tataba. Di ba? Hindi mo makukuha yung 100 days talaga na feeding period mo. Yung volume. Yung volume, mas mataas din ang volume. Ay, di. Actually, pag ano, kapag dayami, ang volume mo dyan... Mas actually, marami. Hindi. Dahil dry siya, mas konti. Mas konti. Dry na dry siya. Di ba? Dry na dry siya. So kaya lang, walang sustansya. Yung volume, yung dami na ipapakain mo based doon sa dry matter. Yes. Palagi, ang pagpapakain ng baka sa cattle feeding, ang basis natin lagi dyan, dry matter. Mm-hmm. Katulad mo, ng ano, sir? Katuyo or ka-moist, yes, yung feed na ipapakain. Usually, sir, ang dry matter ng corn silage, mga between 30 to 35% yan, dry matter. Ang basang-basa, kaya magtataka ka, bakit yung baka mo alakas kumain pag napier? Kasi sobrang taas ng dry matter. Ng moisture content. Basang-basa kasi. Ang kailangan kasi na dry matter ng baka nasa mga 3% lang. Sa fattening. Mga 3% lang. So kahit ang dami niyang kinain, kung basa, kulang pa rin yan. Kulang pa rin yun. Hindi niya pa rin nakuha yung tama. Yes, oo. Dami. Kaya kung iisipin mo, yung ano, ang taas ang input sa mais, di ba? Ba't di lang tayo mag-napier? Oh. Kasi yung napier, tubo lang ang tubo yan, cut ka lang ng cut. Oh. Pag inisip mo, parang tama, di ba? Pero pag babalikan mo, yung intake ng baka, hindi rin. Kulang. Kulang eh. Tsaka mas mataas ang nutritional content ng corn kasi kaysa sa napier. Okay lang mag napier ka, okay lang yan. Pero ang gagawin mo dyan, bubombahin mo sa concentrate, magdadagdag ka, madami kayong dadagdag. Para makuha mo yung target mo na CP, na crude protein, para tumaba sila. Diba? Kung napapakain ka na, wari mo, napapakain ka 20 kilo sa corn silage, 4 na kilo na concentrate. Sa napier yan, probably around 40 to 45 kilos na napier. Tapos ang concentrate mo dyan, mga 6 kilos, 5 to 6 kilos daily. Para ma-hit mo yung ADG mo na 1.2 to 1.5. So in short, the best pa rin ang corn? Yes. Corn talaga. Kaya magtataka ka, bakit sa ibang bansa, corn silage pa rin ang pinakakain? Wala mang papakain na napier.
di ba? Sa mga commercial farms, walang masyado nang papakain napier. Yung napier, maintenance, okay. Okay yung mabubuhay ang baka. Pero kung intensive ang feeding mo, corn pa rin. Corn pa rin. Timing ng feeding. Ito yung minensya mo na pag 9-9. Why? Bakit ganun yan? Kasi sir, very ano yan, very demanding yung mga baka na yan. Di ba? Again, yung consistency ay importante, di ba? Kasama yun sa ano eh. Kasama yun sa ano nila, sa journey ng pagpapataba sa kanila eh. Kailangan napaka-sensitive ng mga 'yan. Kailangan pag sinabi mo 9 o'clock, 9 o'clock kakain 'yan. Anong mangyayari pag hindi mo nasunod? O wala nang gana. Kanya nasisira na naman yung rumen microbes yung nila. Rumen na babalik sa rumen, no? Babalik na naman tayo dun sa rumen eh. Babalik na naman tayo dun. Gugulat ka, bakit pigla nagtatay ito? Eh, kasi nagyoyoyo na naman. Mm. Yun yung term na yun, yung pag nagyoyoyo. Di ba? Pabago-bago ka. Ibig sabihin, sobrang discipline? Oo. Pag-cattle ka? Oo, sir. Kahit sa ibang bansa, sa Australia, sa US, ang cattle feeding. Nako, sobra. By the dot, ang pagpapakain nila doon. Pag may sobrang pagkain, kahit si Arnel, sabi ni Arnel, pag may sobra silang pagkain doon, papalain nila yan. Mm. Imagine 30,000 heads ang pinakakain nilang baka doon sa Australia. Magsobra ka lang na 1 kilo, pinapala nila yan, paalis. Kasadyay nila. Pag nagkamali ng laglag. By the dot talaga. Yun talaga ang scientific na feeding, cattle feeding kasi. Diba? Eh dito kasi sa atin, palibasa kasi wala naman masyadong commercial farms. Mm-hmm. Kaya kakaunti lang din yung nakakaintindi ng scientific method. Diba? Mm-hmm. Kaya yun yung tinatry namin na ipaintindi, although mahirap. Kasi mahirap i-break yung nakasanayan na eh, di ba? Pero salamat at willing kang ipaintindi. Yes, sir. Okay, close natin yung discussion na yun. Sir Paul, bottom line, yung mahabang kwentuhan natin, ano ang pinaka-importante dapat matandaan? Either mayaman na gustong mag-cattle, yeah, maliit na farmer na gustong mag-cattle, ano ang importante? Importante sir, pinaka-importante. You have to equip yourself first. Mag-research ka muna. Ang dami naman namin mga videos na rin na na-produce sa YouTube, sa page sa Adelaide River. Mag-research ka muna. Tsaka itong negosyo na to, scientific to. Hindi naman to chamba-chamba eh. Diba? At nandyan lahat ng available. Napakaswerte nga ng mga tao ngayon. Nandiyan na yung mga information. Napakadaling kunin. Tsaka, importante, you have to start small. Diba? Pinaka-importante, huwag ka ma-excite. Bibili ka kagad ng 10 baka o 8 baka. Kung ano lang muna yung kaya mong pakainin. Diba? At your own capacity. Pag-aaralan mo na muna. Palagi ko sinasabi, diba? Patunayan mo muna sa akin na kaya mong magpataba ng isang baka. Diba? Bago ka lumapit sa akin na magsabi, sir, ready na ako. Kaya natin dagdagan yung bako, kaya natin gawing 3, 5, 10, yeah, di ba? Patunayan mo muna sa akin, isang baka. Kaya mo? Kaya mo ma-hit yung 1.3 at least na average daily gain in 100 days feeding period, di ba? Ang natutunan ko, pag mayaman ka, huwag kang ma-excite. Pag mahirap ka, huwag kang maingit. Totoo. Kailangan equip ka. At ang pinaka-importante sa cattle farming, yung feeding. Yes. Yun ang pinaka-importante. Nandiyan ang, ano, nandiyan ang buhay ng negosyo na yan. Nasa pakain talaga, sir. Okay. So, abangan natin yung ating next episode about financial computation. Diyan na natin makikita by the dot. Yes. Magkano ang gagastusin mo, magkano ang kikitain. Yes. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.